Hello po to each and everyone. It's me again, Dr. MJ. So, ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa scrotal dermatitis. So, scrot from the word scrotal, meaning scrotal. Ang topic po natin ay for male dogs. Para po sa mga ating fur parents na merong male dog, kailangan nyo pong mapanood ito. Before that, para po sa mga hindi nakakakilala, ipapakilala ko muna ulit si ang ating dog for the day, si Chief. Siya ay isang German Shepherd. So, siya po yung best example natin ngayon. Chief, say hi muna to the audience. Chief, oh. Malito. Ano nga po ba ang scrotal dermatitis? So, ito po yung pamamaga ng balat sa balls ng ating mga male dogs. So, kung nakikita po natin na lumalaki ito, tapos yung dog is irritated, yan po yun, baka yung dog nyo is may scrotal dermatitis. So, ang pinaka-common po na cause nito ay dalawang klase, which is yung physical injury and then chemical injury. When we say physical injury, ito po yung direct na pagkasugat ng balls. Ito ay nakukuha usually sa kapag ginugroom sila, hindi kasi maiiwasan yung tinatawag na razor burn. Yung pwede silang ma-irritate dun sa razor. At ito po ay very common, no? So, isa yan. And then, pwede rin po na yung sa ating flooring. Kapag yung flooring is masyadong rough, pwede rin ma-irritate din yung dog doon, yung sa balls niya. Tapos, isa pa dito ay yung pagbasa ang flooring nila kapag masyadong basa, no? Kaya kailangan dito rin po yung isa sa mga tinitignan natin, no? And then, second is the chemical injury. Ito po yung pag na-expose yung aso sa mga disinfectant, kapag nilinis po tayo ng mga cages nila, kapag masyadong matapang yun, pwede kasi masunog yung balat. At kung mapapansin po, very thin yung skin sa scrotum. Kaya madali siyang ma-irritate. Kaya po, pwede rin po kapag masyadong matapang yung soap or shampoo, kaya mas maganda na gamit po tayo ng mga shampoo or soap na intended for dogs talaga kasi formulated po yun para sa skin type mo. Kapag may ganito po yung ating mga dog, mapapansin po natin na lagi nilang dinidilaan yung kanilang genital area. Tapos, sa dito ay parang in pain siya, mapula, at minsan may mga cases lumalaki talaga. Lalo na kapag nababayaan, pwede siya mag-lead to pyogranulomatous dermatitis. Kaya kailangan maagapan po ito. Pwede din po na hindi siya makatulog sa gabi. Ito po yung isang sign. Tapos, parang in pain talaga siya. Kasi, yun nga, hindi siya comfortable, nagkukos siya ng discomfort sa ating mga dogs. Ano nga ba yung gagawin natin kapag yung dog natin ay may ganito, may scrotal dermatitis? So, unang-una po sa lahat, kailangan natin ma-prevent ang pag-leak. Dapat hindi madilaan ng dog yung genital area kasi habang dinidilaan po ito, kahit ginagamot or nililinisan, hindi siya gagaling. Kaya kailangan po mag-provide ng e-collar or comb. Ganito po yun. So, meron kasi nag-message sa akin last time, tinatanong bakit daw nakaganito yung dog. So, sinusuot po ito ng dog para pwede hindi niya madilaan yung affected skin or protection siya sa kung may sugat sa face, ganyan, no? Tsaka sa ears. Pwede rin para pag after the surgery, para hindi niya madilaan yung kanyang wound. So, itong una-una po natin kailangan i-provide. Meron din pong mga pwede kung wala po kayong mahanap na ganito, pwede kayong mag-improvise. Madali lang po siya gumawa. Papakita ko sa inyo, ganito siya. So, by the way, ito pong mga sinasabi ko po sa inyo ay first aid lang kung sakaling malayo po tayo sa vet para hindi na lumala. Pero kung makakapunta po tayo sa vet, mas maganda kasi mahi-check ng maayos yung dog nyo. Baka kasi meron pang other problem. Kasi pwede rin pong associated siya sa systemic problem ng aso. Isa lang siya sa sign, no? Pwede kasi ganun. So, ayan. Ang gagamitin po nating panglinis sa sugat is pwede tayong gumamit ng povidone iodine or yung betadine na sinasabi. Pwede rin po ang hydrogen peroxide.
Pero never use alcohol po ha. Hindi namin ni-recommend ang alcohol for that. Pero take note, kapag ginamit po natin ang betadine or povidone iodine at hydrogen peroxide or agua, which is madali lang mahanapan kasi meron naman po sa mga drugs, human drugstore, kailangan po itong i-dilute. Hahaluan po ng tubig. Hindi pwede ang puro. Kasi pag ginamitan mo ng puro, hindi mo ginagamot yung sugat. Mas lalo mo lang pinapalala dahil ang povidone iodine can cause burn. Lalo na sa napaka-nipis na balatsa ng scrotum ng dog. Kaya po kailangan nyo haluan ito ng tubig. Ganun din sa COVID, sa betadine. Ganun din sa hydrogen peroxide. Kailangan na dilute. Pero mas prefer ko ang betadine kaysa hydrogen peroxide. So yun, dilinisan po natin yung kapag haluan na po ng tubig, dilinisan natin kahit once or twice at yung paglilinis. Pero tapos pwede rin po kayong gumamit ng mild soap para malinisin yung area. Kailangan matanggal yung bacteria para hindi na ma-infect. Tapos ilagay po siya doon sa area na malambot ang flooring or ma-dry po dapat. Pero ito po, kailangan gawin lang natin kung mild pa lang yung problem. Pero kapag malala na, kailangan na po talaga itakbo sa veterinaryo. Kasi yung kagaya ng isang patient ko last time, napabayaan, parang 1 week na yata. Ganito ang naging itsura niyo. Diba? Huwag na po natin hintayin magkaganito. Kaya unang-una pa lang kailangan na lang cone. Pero make sure po na yung cone na ipoprovide is para sa size ng ating dog, para makakain siya at para makainom ng tubig. And at the same time, para comfortable po. Kung magagawa po natin lahat ito, mabilis lang po ang healing, ang improvement most of the time as long as ma-provide po yung mga na-mention natin kanina. So, yun lang po. Sana po nakatulong po sa inyo itong topic natin. At kung nakatulong po sa inyo, sana pakishare nyo na rin po sa ating mga animal group para rin makatulong tayo sa iba. At please, subscribe na rin po tayo sa aking YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye! Chief, bye-bye. Say bye-bye. Ayaw niya tulog na? Ayaw na lang. Bye!